So ito mga repa, may na-receive akong parts ng sasakyan para sa Crosswind Sportivo natin. So i-unbox ko to. Galing ito na Lazada. So may fragile pa siya. Ayan. So buksan natin. Nare-receive ko lang ito. Ayan. Para makita natin, baka mamaya may damage, at least masira, maisuli natin. So ayan, nabuksan ko na, kailangan dalawang kamay eh. So ito, so gets nyo na kung ano yan. Alright, so double box. So ayan, made in Taiwan auto lamp. So nakuha nyo na kung anong laman. Ta-da! Yan. Diba? So magkano nga bang kuha ko nito? Ang price nito is umaabot, nasa natin yung price nito, umabot siya ng 1,568. Yan, 1,568 sa Lazada. Ayun, oh. Diba? So ang nangyari kasi dun sa mga repa sa aking sasakyan dito sa garahe ay may mga baka. So yung misis ko habang nagpapaatras, nagmamaniobra, tumama sa bakod yung ano, yung isang ilaw. So ang nangyari, basag. Syempre eh, pagluluwas ng Maynila, napaka ano nun, takaw sa para ng mga, alam nyo na, di ba, MMD, HPG, sinisita nila yon. Kaya pag may basag ang ano nyo, lalo na sa brake light, napakadelikado nun. Ay, ang ibig ko sabihin ay takaw pansin sa mga nanghuhuli. Ano po? Ayan. So, made in Taiwan, ha? Made in Taiwan. Yun ang nakalagay sa box. Ayan, o. Ayan, o. Diba? So, kung kayo may sirang ilaw sa inyong sasakyan, eh, pwede kayong kumuha sa Lazada. Mukhang okay naman yung quality. Mukhang okay siya. Kasi Taiwan eh. Taiwan is marami talagang ano dyan. Pagawa ng ilaw. Oh, ayan o. Oh, made in Taiwan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan diba? Kita nyo ba to? Ayan o. Made in Taiwan. Diba? So, ito yung pinakang breather niya. So, ingatan nyo yan. Kasi para hindi pasukan ng tubig. Pati ito. Ayan. Ayan. Pag kasi nagkatubig ang headlight nyo or brake, headlight. Tail light nyo. Eh, magkakaano yun? Magkaka moisture dito sa lamp. Dito sa may ilaw. Ayan, dito. So, minsan nakakakita kayo yung, di ba, yung medyo pagi. Ibig sabihin po nun, nagkakatubig yung ating system. Itong sistema na ito. So, iniiwasang magkatubig para hindi mag-moist dito. So, pag nag-moist yun, kakalawangin yung bumbilya nyo. So, yung pinagkakabitan, ito. Yung dito, kakalawangin yun. Pag kinalawang yun, at bumigay, mag short circuit, pwedeng umapoy ang mga wires nyo pag nag short circuit. Ayan. Diba? Yun yung iniiwasan natin. So, ito yung right side, ha? Right side. Ayan, nakalagay, right side. So, mukhang okay. Okay, mukhang okay siya. Ayan, oh. Diba? May kasama pang bulb. Ayan, oh. Diba? May kasama pa siya.
Expected ko walang kasama eh, kasi nakalagay lang assembly. So saan ko ba ito binili? Sa Lazada po. May nakikita din ako sa Shopee, mga made in Indonesia. Try nyo, parehas lang naman yun, Isuzu Panther's Crosswind. Ayan, pagbubuksan nyo ito, pakaliwa. Ayan, pag ilalak nyo, pakana naman. Ayan, diba? Ganun din dito, kahit anong ilaw naman. So sana tumagal lang. Oop, may ano to, may goma, may dikit. Okay, hindi naman ako ganun kamasilan sa ganito. So magagawa natin ang paraan yan. Parang ano lang sya, sumubo existing na rubber. So gugupitin ko lang yan or hihiwain ko. Okay ba yan mga repa? Alright, mga repa, repa. So baka magasgas agad eh. Ilitat natin dito. So ito din ay ganun din. Pagpakaliwa ang twist. Diba? May bago natin ikabit, i-check muna natin. So ayan. Kasi ako paluwas ako ng Manila. Ayan, may ilaw din siya. So hindi pwede sa Manila. Alam niyo naman, 'di ba? Sa Manila, daming ano diyan. Ang dami, sabi nila buhaya. So hindi naman buhaya, tao 'yun. Mga tao din sila, mga repa. Alright, medyo magulo lang ano yung pagkaka-explain ko. Tawang Romy Diaz yun ah. So mga repa, kung bibili po kayo ng ilaw, sa Lazada lang po ay available. Sa Lazada ko po ito kinuha. Ayan. So ikakabit na natin. So ayan, magpapalit tayo ng ilaw. So ito yung papalitan natin. Ayan, nabasag. So yung aso ko umuungol. Matanda na yan, 12 years old na yan. So kaya nag-ano siya, inuubo na. Kumbaga may hika. So nangyari dito mga repa, pag atras dong misis ko doon ano. So tumama sa bakod. So hindi niya namalayan. So ayan. So gaya ng nasabi ko, umorder tayo sa Lazada ng itong ilaw na to. So papalitan natin. So ito yung ilaw na papalit natin. So alright, ito yun oh. Ayan. Diba? So hindi naman ako ayan. So diba? So paano ba baklasin nito? May screw lang dito tsaka dito. Ayan oh. Isuot nyo lang yung screwdriver dito, then tatama na dun sa screw nya. So ayan. So pakita ko sa inyo, babaklasin natin. So inuubo yung aking, hinihika na yung aking aso. So ganun talaga pag matatanda na. Ayan oh. Sinuot ko lang mga repa. So yan, huhugutin lang ito. Ipakita ko sa inyo kung paano. So ito yung pinakang ano, hook nya doon sa likod dito banda. So huhugutin nyo lang yan. Ayan. So ayan o, makikita nyo naman mga repa pag sa pagbabaklas ninyo, dalawang screw lang siya. Okay? So isa, dalawa. Tapos itong hook na to, nakaumang yan doon sa loob. So konting hila lang. Okay? So ayan, nakaangat na siya. So ayan o. Yun, yung pinakang nakaumang sa kanya, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan, pinakang dulo no, nakaumang yun doon. So medyo maganit. So pwersahin nyo lang, dalawang kamay. Pwersahin nyo na may
feelings. Yung pipirasahin yung ganun agad. Di ba mga ripa? Pag sinabing pirasahin, siyempre, masila na ito. Lalagyan nyo yung with feelings. Di ba? Yan, ganun lang mga ripa. Pag sinabing iba kasing mga nanonood, pag sinabing baklas, baklas agad. Yeah, totally. Ganun. Hindi. With feelings, siyempre. Iba-iba talaga ang tao, mga ripa. So, hinahan nyo lang to. Eh, hindi ko mahihirap pag wala tayo taghahawak ngayon. So, hilahin ko na lang. So, gaya ng nasabi ko, hilahin nyo lang ng ganun pag yan yung pinakantinatama ng hook. Kaso ito, nawala na ng rubber. Ayan o. So, ganun lang kasimple yung mga ripa. Ayan o. Diba? So, tanggalin na natin to. Ayan. Gawin ito. Ito ay ano ah, oops, so sobrang luma na oh, na ano na. Natanggal na yung pintura. Bento. So may screw pa pala ito. Ayan oh. So yung screw niya. Tanggalin din natin 'yan. Oops, yeah. Parang nabalata na yung wire nito ah. Hindi pa naman. So, lilinisan lang natin, then ipipix natin yung bago. Alright. So, ayan, natanggal na natin. So, naalis na natin yung ilaw. May ilaw niya. Then, nasa sa inyo kung gagamitin nyo ito. Itong bagong harness. Diba? May ano din siya, may rubber. Kompleto. So, ang mangyayari niyan, babaklasin nyo pa ito. Ano po? Nasa sa inyo. Sa akin, babaklasin ko to para mapalitan ng bagong harness to. So, tingin ko naman is original. Then, parehas lang siya. So, ito ay replacement lang ha. Replacement. So, tingnan natin. Babaklasin ko lang to. Then, hugutin ko yung harness. Then, ipapalit natin yan. So, right. So, siyempre, as usual, pag magbabaklas kayo ito, tatanggalin nyo yung mga accessories pag kagaya nito kung nandito. Magulo-magulo yung aking sasakyan. So, tanggalin natin to. Tapos, ano naman to, yung mga push-on na, ano lang, tawag dito, dun sa, yung parang clip. So, push-on lang yan. Tanggalin nyo lang to, din makikita nyo na sa likod. Ano pa? So, gamit kayo ng 12mm. Ayan. Then, papasin nyo, syempre. Tanggalin natin, para makuha natin yung connector ng harness natin. So yan, yun, then ibukan nyo lang yan kasi ito may ano to, ayan o, oh, sira na pala yung akin, oh. Hindi ko napapansin. So kailangan natin ng panandot. Kung wala kayo nito, sikutin nyo na lang, diba? Ako meron ako eh. So yan. So importante din ito kapag may sasakyan kayo tapos mahilig kayo mag DIY. Bili kayo nito sa Shopee or Lazada. Mura lang naman ito. Eh medyo nga malambot ito eh, yung quality niya. So yung sa akin ginagamit sa talyer is talagang maganda. So ayan, pagkatapos natanggal yung tornilyo dito, ito yung sinabi ko sa inyo, hindi ko na malaya na, sira na. So, yan o, na susunod magpapabricate tayo ng ganito. Plywood lang pala to. Yun, plywood. Or pwede natin gawin fiberglass. So, tingnan natin. Pag may time tayo, kukopyahin natin to. Bibigay ko din sa inyo ang idea na yun. So, haha. So, yan o. Ito yung sinasabi ko, pag mayroon kayo nito, is napaka easy. Sikwatin. Ayan o, diba? So ito ay napaka mura lang nito. Nabili ko noon. So, parang 100 something or hindi ko matanda na. Patagal na kasi. So ito yung harness natin. Oh. Ito yan. Ito. Ayan. So, napumunta dito sa loob. Ayan yung dugtungan. So nasa sa inyo kung bubuksan nyo pa ito lahat. Kung gaya ng nasabi ko sa mga video, pag nahihirapan po kayo, buksan nyo po lahat. Kung paano nyo binaklas, ganun din ang pagbabalik. Yun po ba, di ba?
So sa akin is dudukutin ko na lang. Ayaw ko nang baklasin yung doon. So napaka-easy na nito. So baklasin nyo lang, sikwatin nyo lang yung tatlo, isa, dalawa, tatlo, tsaka apat. Then yung isang bolt, pwede nyo na dukutin. Ayan po. So, again, remind ko ulit, pag nahihirapan po kayo, lahat ng accessories ay baklasin nyo. Yun po yung diskarte ko. Ganun din ako, pag nahihirapan ako, binabaklas ko lahat. Pero pag hindi naman, kayang dukutin, ay dudukutin ko na lang. Ano po? So, hindi po tayo pare-parehas ng talent eh. And same time, yung diskarte nyo is iba sa diskarte ko. So, ganun talaga mga tao, hindi pare-parehas. Kung pare-parehas tao, di magkakamukha tayo. So, yun. So, ganun talaga tsura niya, napakadumi. Ayun o. Oh, parang pinagbahayan pa ng daga dito ah. Wala naman, yung gawa ng dikit. Yung mga galing na yun ng manufacturer. Iniwan nila sa loob. Loko-loko nga na yan ah. So, anyway. So, kukunin lang natin to. Yan o. Ito yun. Ito yun. Okay po ba? O. Yan yun. Huhugutin lang natin. Ano po ba? Yan o. So, ito o. Pipindutin nyo lang to. Itong nasa hinlalaki ko. Sabay hugot. Ba? Ayaw. Yun. Diba? Ito yun. So, ilang pin ba yan? 2, 4, 6. 6 na pin. Titingnan natin to kung 6 din. 2, 4, 6. Pero, abandon yung isa. Wala. Empty. Yan. Then, yan. Punta kayo dito sa likod. Then, sisikwatin nyo ito. Kamay lang. Yan. Diba? So, nasa sa inyo kung gagamitin nyo yung luma or gagamitin nyo yung bago. Sa akin, papalitan ko ng bago. Halos parehas lang naman siya, mga repa. Ayan. Diba? Tingnan natin yung gitna kung ano. Ah, parehas ng kulay. Ito, faded na. So, ayan. Sigurado yung kabila ko is faded na rin. Kasi magka, hindi pa ako nagpapalit nito since nung makuha ko itong sasakyan. Alright. So, bibili na lang tayo ng sa mga auto supply. Meron naman ito. Wala akong spare nito eh. Paano ba ito? Huli ko na masuli. Bulag na yata ako eh. Madilim kasi ngayon mga repa. Ang tawag dito. Maulan. Basaan na nga dito. So, yan. Buhay bundok. Sa probinsya. So, yan mga repa. Repa. So, ang nangyari ngayon is ipipix na natin to. So pagkatapos nito, ang problema naman natin is yung kasing original is screw type yun ah, screw type. So at saka ang problema natin dito is yung rubber, nawala na yung rubber. So ang tatama siya dito sa baba, baka malaglag. Tatama siya dito. So, kaso hindi magpipit. Wala siyang rubber. So, ang gagawin ko na lang. So, ayan mga repa. May nakuha ako nito sa aking toolbox. Ewan ko kung mag-work ito. So, ayan o. Parang labi. Hindi siya kasha. So, huhugutin ko to. Ayan o. Pang ano din ito, mga pang panel. So, bubuka nyo lang to. Then, huhugutin nyo yung pinakang lock nya. Ito. So ayan, nahugot ko na yung pinaka-lock niya. So hindi ko alam kung mag-al niyang uobra dito. Pwede, pipirasahin natin. Yeah, pwede. Pwede din ito, bubutasan natin. Diba? So pwede rin ito. Ito na lang siguro. So, titingnan ko kung alin na magkakasya dun sa pinaka-lock niya. So, maluwag. So, magagawa na yung paraan. So, ito yung mga tinatawag kong discarding ongoy. Nasa sa inyo kung anong pwede nyong isaksak dito sa butas kasi nga nawala na yung ganito natin. Eh, meron ako kaysa malaki. So, yun yung tinatawag kong discarding ongoy mga repa.
So, gawa kayo ng paraan. Hindi yun, ay, wala ako nito. Ay, wala ako nyan. Ay, wala ako noon. Diba? Huwag ganun. Gawa nyo ng paraan. Ipapasok ko na ito. Pwersahin natin para pumasok. So, ayan mga ripa. Nilagyan ko na. Ayan yung diniskartehang unggoy ko. So, tingnan natin kung obra ito. Halos magkapareha sila ng butas. Ayan, oh. Diba? Simple lang, mga repa. So, ikakabit na natin ito. So, gaya yung nasabi ko, kung paano nyo binaklas, ganun din ang pagkakabit. Isuot nyo ito, din ito. Ayan. So, parehas lang naman ang size yan. Guma yan. Kumbaga, na babanat siya. So, ayan, tapos na tayo. Diba? Ganun lang, mga kasimple, mga repa. So, tatandaan nyo ito, ha? Huwag nyo itong aalisin kasi ito yung breather natin para hindi pasukan ng tubig. Alright. So, titingnan natin kung magtatagal ba talaga itong ilaw na ito kasi replacement lang to. So, anyway, made in Taiwan pero tingin ko is maganda siya. Maganda. Halos parehas siya nito. Halos parehas siya. Uy, may dumi na. Halos parehas. Yung pagkaka-plastic niya, halos parehas. Manipis lang pala ito, manipis. So ito, gumagalaw. Ito, matigas. Matigas siya. Okay. So, gaya na sabi ko, replacement lang ito. Kung bibili kayo, bumili kayo. Bumili kayo ng original, punta kayo ng Walco, Jason, at kay Jet po. Yun po. So, sasalpa ko na ito. So, yan mga repa, pumasok. So, bagong-bago na ang ating, wala pang karwas yan mga repa. So, bago na ang ating headlights. So, wala siyang kakalog-kalog. Wala siyang kakalog-kalog. So, hindi ko pa nalalagyan na yan ng screw. So, nandito pa yung screw natin. So, lalagyan pa natin ang screw to. So, ito. So, ito lang ay walang washer. Hindi kagaya ng ibang ano, may malapad yung head. So, yun. So, okay na tayo. Tapos na ang ating pagkakabit. Kung lalagyan nyo na nila dito, kung ano pang design, nasa sa inyo po. Ayan o. So, yung sa baba na minodified natin, makita ko sa inyo. So, nasan ba yun? Ito pa. Ayan o. Ito. Yan! Yan yung minodified natin na tumusok naman yung pinakang hook ng ating replacement na light assembly. So, successful yung ating modified. So, di ba? So, yan o. Plastic lang din yan. Di ba? So, ngayon, pag ikabit nyo na, huwag nyo muna lagyan ng screw. Testingin natin kung mag-iilaw siya. Ngayon, ipapasok nyo muna ito. Then, ayan. Then, titestingin natin kung umiilaw ba lahat. Ayan. Saksak na. Okay. Kailangan natin ng isang tao para ma-check yung ilaw. So, ayan, makikita nyo mga repa, umiilaw na, reverse, ayan, preno, okay, diba, so gumagana yung preno signal, ayan, gumagana, so patay mo yung ilaw. Reverse. Tanggalin mo yung reverse. Ilaw. Mahina yung akin driver. So, signal. Ayan. Sa kabila. Ayan. Gumagana lahat. Tapos na ang ating kabalbalan, mga repa. So, tapos na. Salamat, aking mahal. Ayan. So, lalagyan ko na lang ng screw dito. So, ito yung ating kabalbalan na pinagagawa.
So ayan. Ito. Ayan, oh. Back. Kaya nga sabi ko sa iyo, pag mag-reverse ka, is ingatan mo. Ano? Kasi assembly 'yan. So doon sa mga may sasakyan diyan, pag mag-reverse kayo, ingat lagi. Kasi once na masagi ang ilaw, gastos na naman 'yan. So susuli ko na lang tong screw na ito. Ayan. Yung pagkatapos nun, siyempre, higpitan nyo. Ayan, mga repa. Ayan. Tapos isa pa, nasan pa ba yung isa? Nawala na yata. Nako, patay tayo dyan. Nawala na nga ah. Yeah. Wala na. Nawala, nawala, nawala. Saan ba? Di bali, marami naman akong marami naman tayong tawag dito screw nandun nga lang sa toolbox ko ng mga pang sasakyan. So anyway, papalitan ko lang kasi naman wala na yung screw ko. So ibig sabihin yung connection niya is safe na. Double check nyo bago nyo isara itong ano, para hindi kayo magpabalik balik. Kailangan nakalock. Ayan, okay na, secure na, pwede nyo na ulit itong isuli. Ayan, tapos ito itatama nyo lang, pati yun, sa butas. Then push, ayan, push, ayan, then to push, ayan. Then balik nyo yung ano, yung tornilyo. Ayan, diba? Then higpitan nyo. Ganun lang kasimple mga repa. Diba? Kapag pa, ayun, ito na ulit yung ilaw, yung ano, diba? Hinalwat natin, kanina wala. Tapos ngayon, lumabas ulit. Aba'y magic. Diba? So, yun yung sinasabi ko minsan, maraming kabalbalan sa nangyayari. Kanina, hinalwat na natin eh. Wala, diba? Nakita nyo ba yun? Hinalwat ko na yun eh. Tapos, nung nag-iba tayo ng topic, pag balik uli natin dito, nakita na natin yung screw, di ba? Baka natakpan nung aking kinabit na tornilyo. So ayan mga repa, nasa na ba yung butas? Wala na yung butas. Ayun, nasa bandang labas. Yan, yung aso ko, ano na eh. Tapos nun punas-punas na lang mga repa. Yan, bagong-bago na. So gaya nga sabi ko kanina, pag mag-reverse kayo, ingatan nyo yung ilaw nyo. Dahil gaya na nito, aksidente na patama doon sa kahoy sa may bakod. So last na naman ang ulan. So yun, kasi pag nagpalit kayo nito assembly, so medyo may kagastusan din. Para maiwasan yung gastos, laging ingat pag mag-reverse kayo. Tapos na tayo mga repa. So may spare na ako nito. So kontakan nyo lang ako kung gusto nyo nito. Ayan, tapos na tayo. Gumana na ang ating ilaw. So far so good. Maganda. So bagong bago na ulit. So maraming maraming salamat. Tayo po yung magsitayo at sabihin natin, Rock on! Brahahaha!